Hi, good morning po mga boss. Kami po ulit. So after 2 weeks ba? Yung huli nating vlog? Almost 2 weeks. Ngayon lang ulit kami mag-vlog. No, meron tayong upload last week. Pero that was yung previous ano lang. Ayon sa about healthcare. Yeah. So today, actually spring na ngayon. Pero for some reason, nag-snow pa rin at super lamig. So, actually, ang balak namin is dun sana tayo magkukwentuhan sa Ahmedsburg. Tama ba? Yeah. Oo. Kaso sobrang lamig ngayon. Zero degrees kasi today eh. Plano sana namin na i-feature yung Ahmedsburg. Downtown. Dun sana tayo magpapasyal at kwentuhan again. Oo. But unfortunately, zero degrees hindi, today. Hindi kakayanin ng power. So, ano na lang tayo. Kwentuhan na lang tayo habang kami ay nagpa-part-time job. Yeah, mga maghahagilap kami ng pera ngayon. Mag-Uber. Yan, Uber. Mag-Uber kami. Samahan ko siya kasama si Ella. Para and habang nagkikwentuhan, ano naman, productive pa rin tayo. Hindi naman sayang yung oras. Tama yung oras. Yung oras. And then yung topic natin for today, ito ay mainit-init na pinag-uusapan namin mag-asawa. Is yung pagbalik namin ng Toronto. So, ayan, may pumasok ng order. sa, hindi ko alam kung kita siya, ayan. So, i-accept niya muna yon. So, going back, so pag-usapan nga natin today yung mga reasons bakit namin napag-desisyonan na bumalik ng Toronto. So, ayun, ano muna tayo? Rocket muna tayo. Yeah, sumahan niyo kami. Bye! Okay, so eto magda-drop off balik kami. Balik tayo ng mga boss. Oo. Going back, so nakapag-deliver na kami ng ilan? Tatlo? Dalawa. Ah, dalawa ba? Oh, hindi, tatlo. Pangatlo to. Oh, pangatlo. Hindi, kanina yung dalawang pickup yung sa Taco Bell eh. Yeah, pangatlo to. Pangalawa yung sa Bagel, Boss Bagel. Oh, pangatlo na nga to. So eto na, pangatlong drop off na namin siya sa Uber Eats. And yung pinag-uusapan kasi namin, ano nga ba yung mga reason bakit tayo nag-decide na, o bakit kami nag-decide na babalik kami ng Toronto. So, number one na reason namin is childcare. So, ngayon kasi, nawo-workout namin yung setup namin dito sa Windsor kasi nandito yung tita niya on a visit visa or tourist visa. Oo, if hindi niya napanood yung mga previous vlogs namin, nababanggit namin doon na ano, kasama namin si tita na dito. And yeah, kinuha namin siya through tourist visa, then eventually, process namin yung work permit niya. But yeah, medyo mahaba pang ano yun, ibang processing yun. Discussion pa yun. But yeah, anyways, yun nga. Uwi na kasi siya ng Philippines. Uwi muna siya ng Pinas.
So technically walang magbabantay sa mga bata given na magtrabaho kaming dalawa. So isang reason din 'yon bakit nagpa-part-time Uber kami during my day off, at 'yun syempre pagka ano nga pagkatapos ng magatid sa mga bata is yun yung nag-work sa amin na schedule ngayon. Tara, mag-deliver lang siya. Ay, ayan na. Ayan. So, hintayin natin siya. San ba yung deliver niya? Dito, teka, napakita natin. Ayun. Ayan siya. Deliver siya. Kanina ako yung nagano, ako yung nagpi-pick up para mabilis sa parking. Ayan. So kasama din namin si Ella habang nag-ano kami. Nag-Uber kami. Oh, day off ko kasi ngayon, 3 days, Friday, Saturday and Sunday. So ayan, support tayo. Instead na nasa bahay. Parang gusto ko rin lumabas sa labas kasi at the same time may extra income. Diba? Why not? So, habang hinihintay natin siya sa kanyang drop-off, so, yun nga, reason namin is childcare. Uuwi na nga yung tita niya sa Philippines next month. So, babalik ulit kami dun sa setup na kailangan mag-workout yung schedule naming dalawa. Kaya, yun, dun napapasok yung reason number 2. So, okay naman, na-deliver na niya. May pumasok ulit, no? Na-pick up? Yeah, Walmart. Oh, so, punta kami ng Walmart ngayon. Walmart, ikaw bibili? No, or ano pick lang? Up lang. Pick up lang, okay. So, yun. Reason number 2 na tayo, mahal. So, ano ba yung reason number 2? So, nabanggitan natin yung uwi nga si tita. So, kailangan natin humanap ng work na mag-work out yung schedule para makapag-alternate tayo sa pagbabantay sa mga bata. Before kasi, I don't know kung nabanggit mo na. Di ba parang naging work ko rito is naging panghapon ako. Oo. Panghapon ako, then siya is yun nga, kakaiba kasing scheduling nila eh. So a brief background lang dun sa schedule ko sa hospital. I work as a full-time registered nurse, 12-hour shift siya and 7 shift bi-weekly. Kaso medyo kakaiba yung schedule ko kasi 2 days off, 2 days on, and then meron kaming every other weekend na 3 days duty, and then sa susunod na weekend naman 3 days off. Hindi pa kasali doon yung every continental ata yun. Para continental siya, tapos meron kaming 4 weeks kaming day shift, and then after 4 weeks ng day shift, magto 2 weeks kami ng night shift. So ang hirap laruin para makahanap siya ng ng work na makakapag-work siya dun sa mga available day off ko. So napag-desisyon na namin na para you know ma-workout namin yung setup namin dito na uuwi na nga yung tita niya sa Philippines, eh magpa-part-time Uber muna siya. So yun nga yung ginagawa namin ngayon. Part-time na lang, di ba? Kasi mga bata eh. May ano rin kasi na kailangan ding sikasuhin muna si tita sa Philippines, kaya kailangan niya umuwi. May mga need pa siyang i-process. At yun, yeah, that ends up our number one reason. Then yeah, for our number 2, ano ba yung number 2? Work opportunities. Actually for me yan yung talagang ano eh, number 1 para sa akin. Number 1 siya kasi yun nga sa akin, di ba, sa mga buildings kasi ako, kasi mechanical engineer ako, pero yung mechanical engineer ako, master plumber din ako, pero sa property management naman ako nakalinya, which is related naman talaga. And yun nga, hindi ganun kadaming buildings meron dito sa Windsor. Isa pa, nagkaroon kasi ako lang ng experience na
Actually, na-hire ako sa isang malaking building dito. Malaking company dito sa Windsor. Dito sa Windsor, sa harapan ng Riverside. Pero yung in-offer nila sa akin is ang baba. Parang imagine mo hawak mo nasa 25 na tao pero binigay sa iyo is parang basta unreasonable. And ayun nga mas marami kasing pagpipili ang work sa Toronto na yung schedule is flexible sa aming dalawa. Dito kasi may mga work, don't get us wrong, maraming work opportunity dito, pero hindi pasok dun sa schedule na kailangan naming mag-asawa para ma-work out yung pagbabantay sa mga bata. Mm-hmm. Unlike sa Toronto kasi ganun yung setup namin before. Oo. So nakahanap kami dun ng job na yung isa sa amin maghahatid, yung isa magsusundo, at the same time nakakapag-work kami ng 8 hours per day. So pareho kami naka full-time job, and then yun nga, okay yung sa mga bata, hindi namin kinailangan ng magbabantay sa kanila. Although nung time naman yun kasi nakaano pa naman si Ella, naka daycare siya. Pero ngayon, ano naman na kasi siya, JK. So pareho sila nung eldest daughter namin na pumapasok na sa school. So which is mas madaling i-manage in terms of scheduling. So yun yung mga isa sa mga reason namin bakit kami nag-decide na din na bumalik ng Toronto. I-add ko lang na wala ako eh. Kasi makwento ko lang din. Yun nga, during yung sinabi kong na-accept ako ng dito sa malaking company, ang sabi kasi ng employer sa akin is kaya hindi raw sila nagbibigay ng malaking offer, malaking rate, is hindi raw to Toronto. Which is parang sobrang hindi naman nakakaasar, pero hindi ko alam bakit ganun yung thinking nila. Oo. sa mga tao rito, di ba? Parang may mali eh. Parang Forget ba nasa Windsor ka, mas mababa dapat yung rate mo. Oo, parang ganun. Parang di unjustifiable. Oo, kaya parang yun yung nag-ano sa akin na parang sa Toronto na lang siguro, parang ganun. Oo. Kasi yung responsibility na ibibigay is hindi akma sa ano eh. Sa rate na, yeah, ano, imagine kasi pag property management ka, even weekend, even holiday, on-call ka rin, vacation. Kahit Christmas, kahit nakabakasyon ka, kailangan mo sumagot. Kailangan mong asikasuin yung mga kliyente. But, yun nga. Since tatlong buildings yung pinapahawak sa akin. At hindi lang siya basta building, hotel siya. Sa harapan ng Windsor, yung malalaki ron, yung ano yung malalaki doon yun. Oo, but anyway, yun nga, alam naman natin na mas maraming work opportunity sa Toronto, sa healthcare, and ganun na rin sa field niya, property management. And ano na naman kami, thinking positive naman kami na makakahanap kami ng job na mai-work out ulit naman yung schedule namin, katulad ng schedule namin. Actually ngayon, di ba nag-apply ako? May in-applyan akong, neto lang last week. Tinawagan ako, ngayon inaano na ako for final interview, pero hindi ko nga napuntahan na. Yung sa building maintenance din. Sa Toronto? Sa Toronto. Oo. So, ganun kasi karami talaga doon sa Toronto when it comes sa akin na sa linya ko. Of course, sa healthcare na rin, talagang marami doon. Kasi marami so, abangan nyo yung next journey namin, maybe in few months, kung yung magiging transition naman namin, like from here transition to Windsor, ulit. Going back to Toronto. So, ito, mag-pick up lang muna siya, and yeah, balik tayo mamaya.
So yun mga boss, nagano kami. Lugi negosyo. Oo, naka ani na yata kami or 7 or 8. Na delivery. Oo, and ginutom na. Actually, yung isa nagano kami sa Walmart. Namili kami. Kami naganap ng item. Tapos ko pa nakakaloka. Anyway, yun nga, kanina pagbutom kasi yung maliit. Ayun naman ito. Yeah, boss namin. Hungry na daw siya. Pagod na so, siya. Yun, lahat ng binyahe namin, binila lang din namin. But, yeah. No, enjoy naman. Hindi naman sa ganun. Meron pa rin. Pero, yun nga, back to our topic. Napahapyawan na yata kanina yung sa about sa scheduling. Pero, ayun nga, mahirap kasi yung schedule niya talaga sa hospital dito. Although kasi, ang alam ko, may mga ibang hospitals naman na pwedeng hindi ganun yung schedule. Eh. Depende sa department. Oo, nagkataon lang kasi na tinanggap namin yun dito. Kasi nga, teka lang mga boss, may pumasok na order. Oo nga. Kasi nga is magdadrive siya. Una, magandang offer and may parang may bonus silang binigay kasi sa kanya. At saka full-time, ano kasi siya, guys, full-time permanent position siya. So, which is hindi na offer sa kanya sa front. Oo, parang ang puro offer kasi nung time na 'yon since new nurse ako, puro part-time, permanent part-time siya. And yun nga parang ito lang yung nag-offer ng ganyan. Oo. Full-time permanent magandang rate. Tapos kinot din nila yung work experience ko sa Pinas, although hindi siya hospital. Sinama nila siya. So, ang laking bagay siya para dun sa hourly or per hour na rate ko as nurse. Mm. So, yun yung mga yung factors bonus na bakit kami napa-decide na tanggapin yung offer dito at the same time yung sign-in bonus nga, which is malaki-laki din. So, yun, preparing lang kami para dun sa next pickup namin. Ito, nakapag-merienda na nga. At ano nga ba yung nadagdag natin doon sa scheduling? I think yun na yun. So, yun nga. Pag bumalik kami sa Toronto, ang plano na kasi namin, maghahanap ako ng flexible schedule as nurse. Either through agency or kung saan yung pwede akong pumikap-pikap ng mga shifts na yun na mag-work sa aming dalawa. Parang same as before. Eaters siya, eaters din ako. Pero pasok pa rin. Actually, mas maganda na ngayon kasi before, naka-daycare yung maliit. So, ngayon same school dalawang, na sila. Dalawang area pa yung inahatiran sa dalawa. So, tsaka, ngayon, since para sa silang grade school. At saka, pwede na ako mag-drive na yun. Oo, isa pa yun. So, isang ano rin yun. So, tingnan natin kung paano namin ma-work out yung panibagong job hunting namin at yun nga, pag-aayos ng schedule namin and ayun, pati house hunting ulitin natin eh. Ulitin namin, although syempre preferred namin dun sa dating apartment kasi wala naman kami naging problem dun. So ano pa ba ibang reason bakit tayo babalik? Another reason is yung parang vibe? O basta ganun. Yung parang feeling sa ano kasi sa Toronto. Sa Toronto, especially dun sa Scarborough. Oo. Ang dami kasi ng ano doon, madaming pwedeng gawin, maraming pwedeng puntahan whatever season. Although dito marami din naman dito, but ilan lang. Oo, unlike syempre kasi hindi naman natin pwedeng ikumpara talaga ng apples to apples kasi iba magkaiba. Malaki talaga ang Toronto and sa population pa lang and sa pagiging diverse. And another thing kasi is syempre kahit pa paano hinahanap-hanap pa rin namin yung mga Pinoy restaurants. Pinoy foods. Although nagluluto naman kami, kaya naman namin lutuin, pero syempre, iba pa rin. Like, for example, gusto namin bumili ng lumpiang, yung gusto mo? Ay, yung empanada. O empanada ng Ilocos. Meron kami in-orderan sa Scarborough eh. Tapos, pagka gusto naman yan ng lechon, punta kami ng Butters.
pagpunta ng Butters, so kaya sa Bella's Lechon. Yung ganun. Na anytime pupunta lang kung talagang bigla mag-crave kami. Tapos ano rin, yung marami na tayong mga... So marami, even sa mga places, kasi doon parang lagi kami nagpupunta halos every season or every 6 months pupunta kami ng Toronto Zoo. Oo. Tapos aside doon, every weekend halos pupunta kami ng mga Scarborough Bluffs, mga beach, sa may Pickering. Mas marami kasi variety ng ano in nature sa doon sa Toronto compared dito sa Windsor. Although ang ganda talaga ng Riverside dito. May mga white beaches din and ang gaganda rin ng mga park. Yun nga, sabi niya, hirap i-compare eh. Pareho silang maganda, pero parang mas na-feel at home tayo. Yeah, oo. Parang may ganung feeling. Parang may ganung feeling kami na mas na-feel at home kami dun sa ano, sa Toronto nga. So, yun. Pick up muna kami ng food and then baka tapusin na lang natin tong vlog na to mamaya pag uwi namin. Ganun-ganun lang. Tapos na yung 4 hours mga boss. Lumipas na yung 4 hours. Naka $60 din kami. Then di pa pumapasok yung ibang tips do. Wala naman siya doon pumapasok na order eh. Kaya pahinga na ulit. Mamaya na lang ulit kami mamaya lalabas pag peak hours. Kung gusto namin ulit. Ayun, so yun lang yung topic natin today. Sana ano eh, mas maganda sana kung ganun pa rin eh sa isang area tayo. Oo, tapos ikot-ikot. Parang namamasyal lang din kayo. But kaso malamig talaga. Malamig, oo. Next week okay na yung ano, kaso may pasok naman siya ng weekend. Oo. Yun nga, hindi kasi maganda yung scheduling niya talaga. Oo. But anyway, yeah, tingnan natin kung makakapasyal tayo ng weekdays next week. Try natin sa Ahmedsburg or sa Leamington. Ahmedsburg, yeah, or Leamington. Or Lakeshore, maganda sa Lakeshore. Ayun, yung mga neighboring towns dito sa Windsor. And samahan nyo kami sa mga next updates sa buhay namin and yung aming magiging journey going back to Toronto. Sige, yun lang. Bye-bye! Bye!